Good evening guys. Ito nga pala yung ano, edition natin ng ano. Ano nga bang tawag dito? Flash. Ano? Flux Farmer Edition. Ayan. Yung anim na, ano, itong Flux Farmer Edition natin, mga dali. Ibig sabihin lang ng Flux Farmer, ano, yung mabilis ang ano, farm. Mabilis ang farm ng Flux. Ibig sabihin, lahat ng deck natin is mabilisan lang din. Ang una nating ano, ay, parang ito yung kung gusto mo lang makatatlong panalo sa each god, ito lang yung parang naisip ko na medyo the best na ano na deck. Hindi naman best na deck, kundi ano, paikutan kasi natin yung anim na gods. Parang ano, kung nagmamadali kang ano, mabuno yung ano anim na win, ano, 3 each win sa kada araw. Ito yung parang sa tingin ko yung best sa ano, sa tingin ko lang. Kung meron kayong ibang deck na medyo paborito nyo, mas forte nyo, ay okay lang yon. Pero ito yung parang edition ni Kuya Elgin. Unang araw ngayon ay death muna, kasi pang death na ang rotation ng god key sa deck. Natapos ko na yung light. Pinasadahan lang natin yun na mabilisan. Ito ang bali is sa deck na to, lagi tayong aggro, mga dre. Ibig sabihin ni ano, sobrang dami ng 1. Ayun, sobrang dami ng 1. Pwede rin maglagay ng 2, maraming 2, pero super dami ng 1. Ang parang goal natin is ano, parang yung unang 1 2 3 turns, mailapag niyo lahat 'yung ano, mag-go wide na kagad 'yan. Ibig sabihin ng go wide ano, mga may 3 to 4 creatures na kayo sa board. Tapos 'yun, doon iikot 'yung ano, 'yung panalo natin. Kung sakali na medyo late game naman ang umabot, hindi pang ganun yun sa atin. Pero ang pinaka-focus natin ay mabilis na deck, tapos makontrol natin yung Sanctum. Yun. Tapos doon medyo magko-compensate na yun, ano, yung mana natin sa 4, 5, 6. Ganun. Pero ito lang yung sa death. Ito yung mga kinuha kong cards. Kung wala kayo, bahala nitong mga cards na to. Lahat ay pang free to play lang, madre. Kung wala kayong mga cards na to, ano, i-compensate nyo na lang kung ano yung parang mga, yung mga sa tingin nyo yung makakatulong doon sa deck. Ngayon, ito, Blight Bomb. Lagi ito, kasi 1 mana, 3 health, ano, auto-kill. Tapos, Brimstone, draw a card to, mga dre. Pero ang, ano, 2 damage to each god. Para may damage, ano, parang ganun, soul burn lang din. Bomb fly, yan, 3 damage sa god din ng kalaban. Rider, Sailweaver. Ito lagi kong ano, kinukuha kasi may word eh. Medyo mainit sa matay may mga word. Tapos, Shieldbearer. Ito, Game Changer lagi yan. Shieldbearer. Ano, tsaka Vanguard Axewoman. Vanguard Axewoman, lagi mo Shieldbearer. Medyo super solid na yan. Trial Spirit, ganun din. Wild Hog. Napakaganda rin yung ano, card na yan. Medyo minsan, hindi mo lang siya makontrol pero at least okay lang. Ito, Rampart. Lagi yan. Kasi isipin mo, super delay ang kalaban niya, mga dre. Ilapag mo lang yan, delay na siya ng 1 turn. Sa halagang 1 mana lang. Tapos, Living Container. Pwede, kung wala kayo nito, pwede namang ibahin nyo. Pero ito kasi, meron akong Living Container. Ito, ang ginagawa nito, kakainin niya yung ano, creature mo. Himbawa, process acolyte. Pag kinain niya yan, magiging ano yan. Kailangan niya magpakamatay. Tapos, lalabas yung ano, madadagdagan ng 2 to yun. Magiging 4-4 yun. Plus 2, plus 2 yun. Kung sakali naman na, ano, halimbawa 6, ito kasi, possess acolyte, 15 ang health niyan. Pagka 15 ang health ng god mo, tapos napatay mo itong ano, possess acolyte, lalabas yung 6-6 na netherspawn. Kaya parang mangyayari, pagka 15 yung health mo, ilapag mo itong possess acolyte, kainin mo ng ano, living container, tapos lalabas na yung 6-6. Tapos pagka namatay siya uli, lalabas pa yun sa 6-6. Kaya yun yung mga play, mga ibang play yan. Tapos, Skeleton Heavy, yan, typical yan. Void Banshee, mapansin nyo, 2 mana lang. Pero ang pag namatay ito, may 4 damage siya agad mo. Pero ang kinuha ko lang yan, kasi hindi mo yung stats niya, no? 4-3 sa 2 mana. Pero yun nga lang, may 4 damage ka sa agad. Pero, sabi ko, itong deck natin mabilisan. Eh. Kung talo-talo, kung panalo-panalo. Tapos, ito, V-Rock. Nilagay ko na lang din to. Nagka-nerf to eh. Dati kasi 4-3 to. Binigyan ng nerf. Kumbaga parang draw card lang yan. Draw card. Medyo mataas din yung stats niya. 4-2. Tapos Dreaming Set. Pero isa lang kinuha ko. Pero ito pinaka-solid yan. Mga dre. Nagko-control yan ng board.
Basta may baba mo yan. Kain lang ng kain ng creatures yan sa ano. Kumbaga, apat na creatures ang kakainin niya. At the start of your turn. Kada start ng turn mo, kakain siya ng pinakamababang health. Pero mababawas sa buhay ng god mo. Tapos, old ritual. Ito yung ano. Kung ano yung nasa creatures, yung creatures mo sa baba, gagawin niya 6-6 nether spawn. Kaya ano, yung pipisuhin mo, lagyan mo lang siya yan. Magiging 6-6 siya. Kaya yan, medyo solid na solid yan sa halagang 4 man. Kaya ito, ito na yung deck natin. Tapos, try natin. Ito yung Tax Farmer Edition ni Kuya Eji. Napaka, mabilisan lang mga dre. Para lang maiikot natin yung god. Tapos, makakompleto natin yan. Daily quest natin na 3 wins each. Ang first day, dead tayo. Try natin game. Ito, medyo solar gold pala tayo. Medyo matitindi na yung kalaban dito. Hindi naman siya. Kaya, ano, at least, kung mapansin nyo kahit ganito yung mga deck natin, papalagyan. Laging papalagyan. Yan. Okay, go. Sa ano kasi, kasakali na, ano, kung medyo matagal na kayo dito sa game, ang mangyayari kasi, lagi ang pumapalag na deck sa mga higher level, yung aggro deck. Kung free-to-play player ka, kung hindi ka naman free-to-play player, tapos yung deck mo is, yung mga binili mo sa market, laging late game yun. Solid na mga late game. Kung free-to-play player ka, minsan nanalo ka, pero mas madalas yung talo pagka yung gano'n. Madadali mo lang sila sa mga yung ano early board control. Yun ang yun ang technique sa ano pagka yung mga high level play na mga din. Ito pwede nating kunin ito Undying Wish. O kaya Soul Burn. Pero mas trip ko tong Undying Wish kasi ano para lang ano meron tayong ano ba insurance policy pa na yun. Tapos ito Dreaming Scepter, to medyo solid na to. Solid naman to. Okay na yun. Best of luck. Good luck. Pwede nyo rin gamitin yung soul burn. Where to begin? Wala namang problema. Ito, 2 mana siya. Ang gagawin ko, ito na lang. Sabayan na lang natin yan. Yan sabayan natin. Tapos i-mirror, yan, parang mirror match na. Kasi meron tayong light bomb. Ah, okay. Bina natin yan ng ano. Wala problema dyan mga. Kung atakayin niya yan, patayin niya natin siya na. Vanguard Axe Woman. Okay, pwede natin ano. Ah, hindi niya. Hindi niya bina natin. Okay. Let's make them suffer. Bagsak na natin to. Yan, bagsak na natin. Tapos, bana tayo dito. Tignan natin kung ano. Yun ay atake niya. Okay lang. Red Light Bomb tayo. Tsaka ano. Vanguard Axe Woman. Yan. Automatic nakakain na to mga dre. And end of the kada turn natin kakain ng isang ano yan creature sa board niya. Kaya mag-iisip-isip siya kung maglalagay ba siya ng creature sa board or hindi. O mag-i-skip siya ng apat na rounds. Napakalaki naman mga dre. Skip na apat na rounds. And ganoon ang ginawa niya. Ito kakainin niya to sa turn natin. Tignan natin kung may kakapansin niya. Ayan. Puk. Kain niya. Tapos ito pwede nating patayin to ng Axe Woman. Or, eto, ibagsak na lang natin to. Kasi, delay pa rin siya ng one turn dyan, mga dre. Delay pa rin siya ng one turn. Kaya, ang gagawin natin, ibagsak natin to. Tapos, ibagsak na natin to. Ayan. Tapos, delay pa rin yan, mga dre. Ito yung parang, power na rampart. Kaya, lagi kong ginagamit niya. Isipin mo, 1 mana. Hindi na siya makakalusot niyan. Ah, okay. Okay. Wala nang problema dyan mga dito. Tapos pwede let's natin sa bagay na suffer. Ayun, kakain siya. It's either draw a card na lang tayo. Yan, draw a card. Check natin kung ano yung makukuha na. Trial Spirit. And okay naman, Trial Spirit. Ito, lagyan natin tong isa. Si Burning Axe. Sacrifice. Tapos pwede natin i-blight bomb tong isa mga dre. I don't have enough mana. Wala pala tayong mana ito. Blight bomb natin. Tapos ang mangyayari niyan, lahat ng atake niya dito lang. Ayan, lahat ng atake niya dito.
pwede natin itong ano, Undying Wish, pero okay naman. Nefarious Briar. Okay lang yan. Nefarious Briar. Meron naman tayong pang-cancel dyan, ito. Okay, hindi pa rin niya inatake, mga dre. Ngayon, ito yung mga play. Ito yung mga play natin. Ito yan, lalagyan na natin ito. Tapos, papatayin natin dito. Sasagasaan natin. Kasi mga summon creatures yan pag namatay. Ayan. Tapos, ito. Pwede tayong mag-sacrifice ng dalawa. Mga dre, sacrifice natin itong dalawa. Oh, pwede. Pwede naman. Sacrifice natin yung dalawa. Tapos, banat lang tayo. Pwede tayong mamili kung anong gagawin natin. Ito na lang, Banshee. Ayan, so, solid yung stats yan, mga dre. Tapos, patience. Yan, okay na yun. Okay na turn. Solid naman yun. Kung may dahant siya sa pang 6, kailangan ang pinaka-need lang natin dyan, mga dre, magparami ka ng HP. Lapag ka lang ng lapag na maraming creatures. Kasi 8 ang damage. O, pwede ko itong i-heal. I-heal ko na lang. Yun siguro, yun medyo, good turn yun. O, pwede ako magbaba pa na isa. Ito. So, either i-heal ko siya o magbaba. Pero parang mas prefer ko itong magbaba. My turn. Yan. Ito, meron. Ito. Pwede natin gawin to. Wait lang. Ito, palta natin to ng Nether Sworn. Pero ito, atukayin muna natin siya. Overburn siya. May dalawa pa naman tayong turn. Pwede ko tong i-transform. Pero iniisip ko pa kung siya ang i-transform natin. O, mag-go away tayo. Pero, ito na lang siguro. Transform na lang natin siya. Ayan. Okay. Kasi solid pa rin naman tong natin. Kung atakihin niya ito, mga dren, okay lang. May damage sa kanya. O, ito. Parang minus 1. Yun lang bilang na minus 1 siya. Pero may solid na tayo. Ayan, okay lang yan dahan. Sana tumangkin yung iba. Aww. Wah, kinakain naman. Be free. The void is not empty. Inabutan to. It has never been empty. Yun lang, board boy. Pero okay lang. Wala nang problema. Okay lang. Kasi ito, need lang natin na mabawasan nili tayo. Ayun, nice. Isa na lang, piso na lang. Siguro ito, yun na lang. Tapos change natin siya. Nature is often unpredictable. Ito na lang, baba natin. Para makapag-draw a card tayo. That's enough for now. Dami yung cards. Kailangan lang natin maging 15. Tingnan natin kung atakihin tayo nitong. Sana mag-mintis na tapos recta. Tapos pwede natin ibaba. Hindi kasi natin ibaba nung. Okay. Ayun, sakto. Madre. Sok na sok naman yan. Sana living container. Ayun. Ayan, tsaka natin ibaba siya. Tapos, control lang natin yung board, mga dre. Tapos, baba natin ito. Para may tayo, front line. Makakancel out ng dalawa. Tapos, yan, may control lang tayo sa board. Tapos, ito, lamang pa rin tayo dyan. Kasi, pag namatay yan, naglalabas ulit ito ng letter spoon. Medyo okay naman. Kaso medyo ang naano kasi dito, medyo nalilate game na tayo. Pero ang kagandahan niya, may mga high damage tayo. Ang naging problema lang natin is yung nagkadahan siya. Ito lang.
nagadahan. Kung wala yun, medyo auto GG na. Ito, hindi ko, bawas lang siya. Tignan natin kung anong parang medyo, ang mistake niya dito, wag niya itong hahayaan. Kasi pa, ibabangga ko lang to dito. Pero, yan. Yun lang pinaka right move doon. Tapos yan, nagbaba siya. The hour is mine. So, tingin ko i-wrong move to. Teka lang. Summon. Afterlife. Nalabas ba ito? Teka lang. Tama ba ito? Afterlife. Tama yata. Try natin. Dalawa yata lalabas dito. Check natin. Okay, I can do this. Pala, nag-aalinlangan ako. Ewan ko kung lalabas o hindi. Pero lumabas na. Tapos, okay. Ito, bawas lang tayo. Kasi yun naman atakihin nun. Tapos go wide. Kahit atakihin niya yun, mga dre. May kasunod pa rin yan. Kaya yung solid na solid yun. Yung mga moves na rin. Ang hirap na yan, pre. Siguro, teka lang ha. Until the next life. Kung medyo... ayun lang. Kaso wala. Nag-ano pa rin. Ano pa rin yan, mga dre. Lamang pa rin tayo yan. Kasi may lethal na tayo. Sana sumunod lang itong baboy. Let's make them suffer. Pag sumunod itong baboy, panalo tayo dyan. Pagka hindi, auto GG yan. Okay, sumunod yung baboy. Good thing kay Goya Eagle. Good fight. Ito yung solid na solid yung galawan natin dito. Medyo parang... in the end. Parang tubig siya, go with the flow lang. Tapos yung mapansin mo yung summon acolyte move, napaka-tindi nun. Dalawa. Nag-spawn siya ng 6-6. Kaya yun lang, parang ang play natin dito, parang kami kasi, pre. Kung talo-talo, kung panalo, yun lang. Ito yung mga Flux Farming Edition ni Quail, yun lang. Ayan, naka-isa ka agad tayo. Hanap pa tayong isa. Ganun lang kabilis yun, naka-ilang minuto ba tayo? So, mga 10, mga ganun ba? 10-15? Parang siguro mga 10 yata yun. Kasi parang nagpaliwanag pa yata ako dun sa... Tayo natin yung alam. Siguro kung each god, mga 10 minutes ka, 30 minutes sa isang rotation. Mga 3 hours siguro, more or less. 3 hours siguro ang kada 2 and a half, medyo mabilis na. Parang ganun. So, Undying Wish. Pag ito kalaban nyo, laging Undying Wish. Mas maganda ang Undying Wish. Kasi, tira lang ng tira yan. Tapos, pauputukan lang na pauputukan yung mga creatures mo. Kaya, pagka pinaputukan, tapos ito may word. Pinaputukan sila. May nalabas ka pang creatures. Kaya, yan. Solid naman. Good luck! Good luck! Okay. Solid din yung may mga word. Kaya, parang, dugi ang dyan. Pag-agad natin yan. Marami tayong piso, mga diba. Ito, huwag nyo bababa ito. Basta, pagka 15 health lang, tsaka malang siya iba. Pagka hindi mo siya binaba mo siya ng mataas yung health mo. Sasayang yung niya. Possess ako, like. And, Dragon Bolt. Medyo malaking, isipin mo, ginamit niya yung 2 mana dito sa piso. Yun ang hirap pagkaya ganyan. Tapos, naglabas siya. Okay. Ayan, hindi naman niya ma-attack ito. Gagawin ko yan. Ayan, babawasan ko yun. Tapos, lagyan ko na lang ito. Or pwede naman ako mag-brimstone. Pero, so lagyan ko na lang ito dito. Kasi baka mag-axion lang siya. Patience. Pwede ako mag-bug. Pero hindi ko gagawin. Kasi okay lang. Kung mag-draw ako ng card, hindi ko rin naman siya may bababa. Kaya parang, why bother? Okay. Medyo naasar siya din sa move na yun. Pero, hanap pa tayong isang kalaban. Medyo easy, Easy flux. easy win.
Siguro medyo tilted na yung kalaban. Medyo, minsan kasi may mainit na ulo. Kaya ganun, talo ka agad. Ayan, medyo nakatulong na tayo. Pero, direkta pa tayo ng isa pa. Bali, depende sa rank mo, mga dre. Yung kung iba, di ba, Ethereal Diamond, yung mga ganun. Pero ang rank kasi, mga dre, parang alam ko hiwalay yun. Hiwalay. Yung kung mapapansin niyo yung shield nyo, letter G. Parang ganun. Yung sa akin, G. Ibig sabihin siguro mga nasa 1,300 na siguro yung rank mo. Pagka yung medyo mababa ka, alam ko, 1,100, mga ganun. Depende yata doon sa level mo yung flux na makukuha mo, mga dre. Sa pagka nasa mythic ka na kasi, bahay, parang ganun. Mapatak na, pagka na 80, yung 18 wins, 1,000 flux na yun eh. 1,000 plus. Pagka yun sa mga ganito, hindi ko lang alam eh. Kung 800, pangkaraniwan 800. Kung sakali na parang nasa diamond kaya, mga ganun. Hindi sa diamond, parang dito, sa gold, or gold. Sa diamond, where to begin? Ito, double good luck. Double core setup, mga dre, napakalakas na opener niya. Flip ang kalaban natin, si Kuya Gambit. Flippers. Mukhang maganda naman itong draw natin, Rampart, Skeleton Heavy. Kumbaga mga heavy, heavy guts yung HP. Itong Wild Hog, mga dre, pagka binabayan sa unang turn, napakahirap parang tibagin. Pwede magbaba ka rin dalawang Eden. Parang, let's make them suffer. Pwede ko nang ibanat ka agad yung isa. Tumama yung isa. Tapos Blight Bomb na lang natin. Tapos siya ka natin baba ito. Solid na yung galawan. Hindi ko binaba itong Skeleton Heavy. Tsaka yung natake yung kasi mas maganda yung ayan, katulad niya. Madedelay yung move niya. My turn. Okay. Ngayon, draw card tayo. Tapos, Rekka atake tayo. Kasi, isa lang atake lang naman yan. Atake lang yan. Kung atake yan dito. What exactly do you think you're doing? May isa pa, ano ka pa to? May matitira pang piso. Di bali na lang kung may dalawa siyang, Axe Woman. Okay, nag-flip na siya. Buhay pa rin yan. At last! Okay. Check natin kung susunod sa ating baboy. Tapos, lagyan natin ito ng... Pwede natin lagyan. Lagyan na lang natin. Yan ang parang the best, mga dre. Kasi kung ang naisip ko, lagyan ko ito. I-board, mag-wait ako. Mag-wait. Hey, what's that over there? Pero, mas maganda na parang pagka may namatay na creatures, may papalit. Kasi, papiso-piso lang yan sa atin eh. Nauubusan tayo ng cards, mga dre. Kaya parang ang play natin, pagka naubusan tayo ng cards, may sanctum tayo. Lamang tayo sa board, tapos may sanctum tayo, tayong kukuha ng extra creatures natin. Yun lang, yun ang play nito, mga dre, yung agro. Sanctum, at saka hindi tayo naubusan, gawa nito ang dying wish. Yun ang parang medyo major time natin. Okay, mukhang iraramp niya. Hindi sa atin, nakuha niya lang ito. Nakuha niya lang sa flip. Ayan, after lock. Okay. Tapos, kung sakali na, ito na lang, bawa natin. Para, auto-kill na ito. Hindi na siya makapalag. Ayan. Tapos, ito play dito. Kasi ito, core damage, tsaka core speed. Tamang tayo dyan. Lagyan na lang natin ito na
para ko sangali na parang mag-rapture din siya sa 6. May mga lalabas na creatures din tayo. Parang ang and pwede siya mag-rapture dance, may lalabas tayong dalawa sa sakali. Okay. Tignan. Okay na, rapture dance. Ilang tanging way niya. Pero kung wala ang rapture dance mo na sa pang round, malmadong-malmado. Pero okay lang. Okay lang. Maganda yung moves niya, inatake niya muna, tapos na. Medyo high level move din yan. Pero, wala na siyang move dyan, hindi ko alam kung ba't niya. Kasi nakapag, nagano siya ng runa. Kapag natin kunin yung boar. Kapag natin yung boar. Kagandahan sa mga frontline mo, Adriana. Ibaba ko itong frontline. Pwede ko siyang lagyan yan. Lagyan natin. Kaya pagka namatay siya, may babagsak ulit. Tapos bump line. Ayan. Solid yan. Solid move yan. Finally, a challenge. Target natin next itong lambastic one. At least maka ano yan. Kung 6 damage to plus 2, 8. Tapos plus 3, 11. Kaya parang goal na namatay naman siya. Ang goal natin is mapapapan 11. Ayan, okay lang yan. Ayan, kung mapansin nyo. Ayan, 11. Isang atake ko na lang yan. Isang atake ko na lang. Laman na tayo. Pero hindi pala. Wala na pala akong favor. Pero isipin natin yung galawa natin. Mga tiyan. Teka lang. Patayin ko na lang ito. Patayin na natin ito. Kasi pagka hindi ko ito pinatay, control nitong baboy yung at least may damage. Tapos ibaba ako to, sabihin natin na at least atakihin niya, hindi na atakihin niya kasi mamatay na siya. Pag inatake naman ng boar, buhay pa rin. Parang double lang. Double Jeopardy. Ayan, may 2 damage. Tapos 2 damage. Hindi niya atake niya. 2 damage, 2 damage. 5 na lang. Kaya pag inatake ko ito, ayun. Yun lang. Meron siyang... Pero yun lang. Delay kasi yun. Lalagyan ko na yung dying wish. Okay. Okay lang yan. Lalagyan ko lang ito ng undying wish. Hindi nga. Yeah, may isa na lang siya. Let's make them suffer. Okay. Lagyan na natin ito ng undying wish. Tapos draw kayo na. Back. Lalabas. Tapos ito. Yun. Swerte naman. Sakto pa. Sumakto pa sana. Medyo na yan, Let's dance. Atakein niya. Pag inatake niya to, yung lalabas na creatures dito, yun ang ipang-atake ko sa kanya. Kaya pa, tapos, makakalusot na tayo, panalo na tayo. Parang yun ang play. Tignan natin. Okay, isang play din yun. Puro ether pa lang, niya. Tignan natin. Pag inatake, okay. Natin ah. Marami tayong moves dito. Pero ito, wala tayong yan lang ang parang pinaka-move. Dapat pala naku puta, pito yun ah. Pero okay lang. Lagyan natin to para so tapos lagyan din natin to. Ayan. Ngayon, dalawa na siya. This might be tricky. Pero wrong moves ako noon, mga Adrian. So, mapansin the dead hunger. May mana, yan. May damage sa gat mo yan. May damage sa gat mo yan. Pero, wow. Save your ang kanya road na yan.
solid naman ako. Sana mapababa yan. Tignan natin. O, panalo na rin pala tayo. Nasaan yung ano, bomba? Parang hindi lumabas yung bomba. Eto na lang. Ipababa ko na lang ito. Tapos ibaba ko ito. Tapos, tignan natin ito na. 3 damage yun mga dre, hindi niya pwedeng patayin to. Wala na siyang ibang parang move dyan. Wala na siyang ibang parang move dyan. Kasi ito, kailangan mamatay ito. Dibali kung mabuno niya yung 20 sa isang move. Kasi mangyayari, papatay ko lang ito. Isan siya magsisuicide mga dre. Diba, yun parang ano eh. Dapat isuicide niya itong dalawang to. Para ito yung ano, tumirada lang. Pero parang wala na siyang, wala na akong ibang move na alam. Para manalo pa siya. Ayan, parang gano'n. Parang good game na to. Kahit maglagay siya niyan, kahit maglagay siya na ito. 3 lang. Ay, yun lang. Yung pala. Isa pa yun. Isa sa move. Pero okay lang yan. Tingnan natin. Ito lang naman eh. Malusot ang balong to. Panalo na tayo. Check natin. Buti hindi ko binaba yung Axe Woman. Ito parang ano eh. Pag hindi na... okay. Panalo na tayo. Pag hindi... The hour is mine. Okay. Kasi suicide natin to. Damage. Tapos yung shoot na tayo. Tapos ayan. Ayan, good game. Ayan lang, yun lang ano. Medyo napaano pa tayo. At saka lumabas yung yun pala yun. Kala ko kasi parang pagka nakakabunod pala ng bara, yun pala yun. Hindi ko masyadong kabisado yung bara. Kala ko kaya pala nalagyan ng 7 2 damage. Wow, okay. Pwede pala akong matalo doon kung sakali na naglabasan yun. Pero yan, ito yung deck natin. Pang flash lang to. Mabilis ang Dragon Balls, mga dre. Yun ang parang medyo ano natin dyan. Medyo naiisip natin dyan. Kaya sa mga susunod na ano naman, gamitin naman natin ibang god. Yan. Para ano, mabilis yung pagkuha natin ng blocks everyday. Ito bali, kung mapapansin mga 6, naka 6 god ako, tapos ito ang nakuha ko. Hindi more or less mga 600 plus sa solar god. Parang yun ang 600, 700 mga god. Pero habang nataas kasi yung rank mo ito dito sa G. Nataas din yung flux na nakukuha mo. Kaya yun lang mga dre, hanggang sa muli. Ito pala si Kuya Elgin, tapos subscribe lang tayo sa channel ni Kuya Elgin, tapos click niyo lang yung notification bell. Pero asahan niyo na halos araw-araw nag-upload naman ako basta may time. Kaya yan. Thank you sa panonood mga dre, at good luck, have fun.